Nagkaroon ng interview doon sa leader ng mga rallyista, yung mga reporter ba. Sabi nung mga reporter, kasi dalawa na tayo ngayon, dalawa na version natin ngayon. Meron tayong mga reporter talaga, yung sa mga TV, yung mga dati, mga media man, tsaka meron tayong vlogger. Mga vlogger, yun yung isinasali na ngayon nung nanalong presidente na magiging parte na ng mga pupunta sa Malacanang. Kaya mga vlogger, kasali na. Siyempre, yung version nung unang reporter na napanood ko negative ang dating ng mga kapulisan. Version ngayon yung inilabas yung kapulisan. Ang sabi nung kapulisan, talaga pinakita nila may mga nasira talaga, mga yung mga pangharang ba. Talaga may mga nasugatan. Ngayon sabi nila wala namang nagpunta sa kanila mga nasugatan nung ano, kasi nakita ko yung video eh. Sabi nung kapulisan, ano na rin daw sila, meron na rin silang mga video. Ang duda ko dyan sa video na sinasabi nung mga kapulisan eh, yung mga vlogger yun eh. mga vlogger. Nakakatawa. Kasi, nung sinabi ni BBM na kasali na ngayon ang mga vlogger, isasama na doon sa mga media man, eh nag-react sila. So, titignan natin ngayon, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo o sino ang magsasabi ng totoong kwento, hindi ba? O di ngayon, kahapon, ipinakita ng mga reporter yung tungkol doon sa version nila. E ngayon, ipinakita naman ng kapulisan yung version nila. May pagkakaiba. Kaya tayo po, huwag tayong basta maniniwala. Dati kasi isa lang ang pinakikinggan natin at isa lang ang napapakinggan natin, hindi ba? Sa TV, sa radyo. Pero ngayon, aktibo na ang mga tao. Meron na tayong mga vloggers. Nakakatawa lang. Kasi, wala nang pagtatakpang yung mga kamalian. Lantad na ang lahat. Nakalabas na lahat. Wala nang, yung, kumbaga, nabuksan na kasi eh. Hindi na tulad noon na meron lang ilang istasyon ng TV, ng radyo, na may mga sariling version. Ngayon, sa pagpasok ng mga vlogger na sinasabi nila na mga wala namang mga kwenta, mga wala namang mga pinag-aralan ng mga vlogger na iba, yung mga wala namang kredibilidad, yung mga ganun ba? Sa totoo lang, yung mga pipitsuging vlogger na katulad ko. Nakatugay-gay lang po kami doon sa mga nangyayari. At syempre, nagkakaroon kami ng reaksyon base doon sa aming mga naririnig at nakikita. Bumabalanse kami. Kasi nakakatakot din na magsalita ka ng hindi totoo. Kasi boomerang yan, magbo-boomerang yan, babalik sa'yo yan. Yung mga sinasabi mo, dapat kaya mong panindigan, hindi ba? Kaya ngayon, madlang people. Meron ng dalawang version ngayon, ang version ng mga media man at ang version ng mga vlogger. Nga naman ano. Talagang hindi pwedeng walang kalinawan ng lahat. Dinalinawan ngayon, nagkaroon ng sakitan kasi hinahayaan naman ang mga rallyista na mag-rally sa Freedom Park. Pero paglampas mo doon sa nakatakdang lugar para sa'yo, sa ginagawa mong paghiyaw-hiyaw, pagngangaw-ngaw, syempre, nandun ang kapulisan para pumigil. Pinipilit mo naman palang lumabas. wala kang permit. O, hindi ba? So, huwag ganun. Hindi ba? Dapat sumunod ka doon sa batas. Di nagkaroon ng tulakan, nagkaroon ng sakitan. Siyempre, paano mo ba mapipigil kung minsan yung sakitan, magkakaroon, yung mga nagwawala, hindi ba? Magkakaroon talaga ng kontrapuwersa sa puwersa yan, di ba?
Tapos pumasok na yung fire truck department. Eh, nagalit. Tapos negatibo, bakit daw nagkapukpukan? Kasi ganun yung sinabi ng reporter kahapon eh. Nagkapukpukan, tapos gumamit pa ng tubig. Eh, ikaw naman pala, kayo naman pala kasi eh. Kanya-kanyang version ng istorya. Pero ang maganda ngayon, nagsasagutan na. Dati hindi eh, tahimik eh. Ang ganda. Mga bebs, ang ganda. Sumubaybay ka. Kasi ngayon, may version sila. Merong version ang, ano? Merong version yung mga reporter talaga, yung mga media men, at meron namang version ngayon yung mga vlogger. Yung mga vlogger, eh, kausap na yan, sabi ko nga sa inyo eh. Sabi mismo ni Presidente BBM, kasali na sa sirkulasyon ang mga vloggers. At sila mismo kasali na rin sa napupunta sa Malacanang. Siyempre, pili lang at may mga ID. Siyempre, gano'n naman eh, hindi ba? Para walang magulo. Pero ang maganda, may vlogger na involved. Kaya medyo yung mga nagsasalita ng negatibo dyan, later on, marirealize nila, oops! Kateka! Oh, ngayon kahapon, naunang mag-report yung mga ibang reporter, ibang media men. O, eh ngayon, nagkaroon naman ng reaksyon ang kapulisan, yung mga taong involved dun ngayon. At meron silang pruweba na nasaktan sila talaga. Kasi ganito yan, ito'y boundary. Dito sa lugar na to, dito yung free. Free ka na mag-rally. Tapos, ito yung boundary. Dito sa, paglampas mo ng boundary, nandito na yung kapulisan. Eh ngayon, lumampas ka. Natural. Pipigiling ka. Natural. Magkakatulakan. Kasi aabante kayo eh. Eh ngayon sila kukontra. Ngayon, sa pagkontra nila, alin sa dalawa? Kayo ang maitulak o sila ang maitulak nyo? Hindi ba? Ganun lang yun. Eh tumulong ang tubig. Kahirap. Oh, so, yun po yung nangyari kahapon. Nakakatawa lang kasi, tapos, may mga negative reactions. Siyempre, ang masama na naman eh, si President BBM, eh ang ganda. Ang ganda nung simula niya eh, wala pa nga siyang ginagawa. Pero lumilito, parang siya na yung masama, hindi ba? Ganon. Saka ganito yan eh, meron silang division of labor. Delegation of work. Ayan, delegation of work ang tawag ko dun eh. Hati-hati ng trabaho. Kapag kayong tauhan mo, may pagkakamali. Hindi ba ba? Tauhan ko, may pagkakamali. Tatanungin ko muna siya. Ano ba nangyari? Kasi yung i-blame mo kaagad, hindi ba? Alamin mo muna yung root. Ano yung pinagmulan? Bakit nagkaroon ng pagkakagulo, hindi ba? Pero, hindi ganun ang nangyayari. Judgmental ang tao. Kuda ng kuda, dakdak ng dakdak, ala naman siya dun sa eksena, sa senaryo, eh, nagre-react na agad ng negatibo. Panuurin muna yung bawat sides. O tulad yan, nagkwento kayo, nagsalita kayo, eh, nagkaroon ng panibagong version. O sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Ngayon, ang tao huhusga alin ang totoo. Ngayon, video sa video, oh, di sige. Pero ako, nakita ko yung video kahapon eh. May tulakan talaga. Yung video ngayon, nakita ko rin, may tulakan talaga. Kaya lang, saan nagumpisa? Bakit nagkaroon ng tulakan? Kasi, kung nandun ka lang sa pwesto mo, bakit magre-react yung nandun sa kabilang pwesto? Parang ganito yan eh. Yung bakuran ko, wag mong papasukin. Kasi magkakagulo tayo. Ganun lang yun. Huwag mong pasukin ang kabakuran ng kapitbahay mo kasi pahahabol ka niyan sa aso. O, sige po. Yun lang po ang masasabi ko. Pag pinasok mo yung bakuran ng kapitbahay mo nang hindi siya payag, ipahahabol ka sa aso. Yun ay kung may aso. O, sige. Sa bawat nangyayari, may makukuha kang leksyon. Ano yung leksyon doon? Huwag basta naniniwala. Kaya ako, naghintay ako ng panibagong reaksyon eh. Kasi kahapon, nung napanood ko yun, nag-react ako. Ako, bakit ganun? O, eh ngayon, nakita ko yung version naman nila.
Merong dalawang side ng coins. Ang side ng coin, dalawa. Merong tao, merong ibon. O sige po, nagiging magulo na naman ako. Salamat po sa panunood nyo sa akin. Thank you po sa pagsubaybay. Ito po si Caregiver Nana ng Illinois, USA. Nakikialam. Nakikisaw-saw.